Alright, what's up mga bro? Oh, mag-aabit tayo ngayon ng ano. Hanap muna pala ako syempre ng Bosch FC2 compact horn, no? Yung ano, disc horn. Dual horn siya pero disc. Sira na kasi yung ano ko, snail horn ko na Bosch. Oh, maalala nyo, nagkabit ako noon ng dual horn. Sira na eh. Tunog po to na, ngungo. Pero dahil lagi nababasa, ano? Ayan, tsaka ano lang yun, class A lang yun. Oh, binalik ko muna yung ano ko, stock horn ko, pero nakarelay yan. Kaya medyo malakas-lakas yung tunog. Ayan. Ayan, dinig nyo, pero mahina pa rin eh, nahinaan ako eh. Ayan nga, i-build tayo ngayon ng ano, ng Bosch FC2 na original. Try ko sa Concord SM tsaka sa Marky Mall sa Blade. Pag wala doon, ano tayo sa labas. Alam ko naman yung difference ng Class A sa original. Pakita ko rin sa inyo yun pag nakabili tayo. Hanap muna ako. Hindi ko na siya gagawing switchable sa stock horn kasi tunog stock horn din yun eh. Hindi kagaya nung snail horn natin, tunog truck. Kaya medyo hindi pansinin siguro pag nagpa-registro tayo. Siya sobrang lakas kagaya ng snail horn. Ito, disc horn. Pit-pit yung tunog. Pit-pit. Parang tunog ano. Ayan, no? Bios. Malakas siya pero tunog bios. Hindi tunog truck. Tunog truck yung dati natin eh. Kaya medyo alanganin yun pag nagpa-registro ka. Tama naman, medyo mahigpit ngayon eh. Sa PMVIC. Ayan, hanap na lang tayo. Ano yung mabili tayo, no? Pag wala Shopee. Papunta muna ako dito. Hanap muna ako ng ano. Bosch FC2. Na maganda-gandang klase. Original bibil natin. Balik ako na lang kayo pag gano'n nakabili ako. Alright, ayan na yung nabili natin. Bosch FC2. And this compact. Nabili natin sa Marky Mall, sa Blade. 699 and 699. Medyo mas mura sa Shopee pero gusto ko kasing ma-testing yung tunog. Kung ano bang tunog niya. Actually, tatlo yung tinesting namin eh. Yung Denso horn na ano din, this type din. Tapos meron pang isa, Hela yata yun, this type. Mas malakas yung dalawa na yun. Ito sakto lang yung lakas niya. Kaya ito yung napili ko. Ayan, Bosch. Ito rin pala yung luma natin. Snail horn na Bosch. Class A to. Ito yung nasira na. Ayan ang gumana ng high. Low na lang na nagana. Kaya tunog puto. Palitan na natin to. Dito mo pala malalaman kung legit yung ano mo. Mabibili mo. Ayan, ito. Pansinin nyo to. Yung klakson. Klakson. Yung class A nito, klakson ang nakalagay. Itong O naging E. Ito yung legit klakson. Pati yung ano eh, yung Denso horn, meron din ganyan na label. Kasi pares lang sila ng na made in Turkey. Ayan, made in Turkey. So yan, check nyo yan ha. Dapat ito klakson. Ayan, check nyo yan, dapat klakson. Pag klakson, class A. Ito yung original. Ito nga sa atin, yung isa natin, snail horn, class A yun. Kaya yun, madali ding nasira, no? Mabuksan na natin to. Ayan, blade. Blade. Tapos binigyan nga rin niya ako ng ano, ay pare. Shoutout bro! Yung nag-assist sa akin doon. Siya yung nagsabi na test namin yung tatlo. Ito lang papatest ko eh. Tinest na namin lahat. Pili daw ako ng maganda. Ayan. Nigyan niya ako na to, libre lang. Pero hindi ko nagagamitin to kasi mas gusto ko yung nakahinang para hindi siya luluwag. So ito, yan. Ang maganda pag sa mall ka bumili, sa mismong blade, meron kang 7 days replacement. Yan, 7 days. Tago mo lang yung ano mo, resibo. At yung dual horn natin. Yan. Compact disc. Yan. Tapos yung class A din pala na walang ganito. Wala ng dalawang yan. Parang umbok. Ayan, Bosch horn. Bosch FC2.
Ang dalawa to, high and low. Ayan, nakita nyo. Low, high. Ayan, ganyan din yung ano, yung isa natin. Basta dual horn, high and low yan. Yung stock natin, isa lang eh. Ito, mas malakas talaga to. Tapos kita nyo, meron pa siyang ano, parang silicone dito. Ayan, ah. Para hindi gagalaw yung adjuster niya. Meron kasi yung tornilyo. Lumaya-adjust yung tono. Ayan. Minsan pag lumulog yan, nawawala eh. Nawawala yung ano, tunog. Ayan. Parang hindi siya gagalaw. Naka-fix na yung ano niya. Tono niya. Ayan. Ayan, magkasama na rin siyang bracket. Ayan. Tapos ito nga yung binigay niya na connector para dito. Hindi ka nagagamitin to. Kasi yung bala ko, ihihinang ko na. Hihinang ko na siya. Hinangan ko na siya ng wire. Ayan. Tapos, kinuha ko na lang yung ano niya. Ito. Yung cover niya na plastic. Ayan, bawa ganyan. Nakahinang dito. Ayan pa rin siya ang cover. Ito pang cover natin. Ito yung plastic. Ayan o. Ayan ba? Hindi siya mababasa. Pwede nyo rin lagyan ng shrink tube. Pero ito, ano to. Cover lang naman to nito. Please, hindi siya mababasa yung connection pag nakahinang na. Ito rin pala yung ano niya, specs niya. 12 volts 105 to 118 decibels. O yung snail horn natin ano eh, 110 decibels. Tapos tunog truck kaya ang lakas. Tapos sakto lang 105 to 118. Ayan. 150 naman yung limit ng ano. I feel ko dito aabot ng 118. Sakto lang yung lakas nito eh. Na-testing naman namin doon. Mas malakas yung denso tsaka yung hela. Ayan, 12 volts compact ECE 350 hertz, 420 hertz, corrosion resistant yan, water, medyo waterproof din siya, hindi siya kinakalawang. Ayan, ayan lang, legit na Bosch, ganda. Ang maganda kasi dito din ito, kasing snail horn ko pag pumipreno ko tumatama sa fairings eh, gumagana. Tumasabit kasi masikip eh yung sa harap ng Honda Beat. Okay naman, hindi naman siya distracting, pero pag pumipreno ka ng biglaan parang tumatama siyang ganun. Siguro depende lang sa pwesto, pero to sigurado na kasyang kasya to kasi maliit eh, compare nyo kasya nitong uso ng suso. Snail horn eh. Ito disc type. Ito yung pinili ko. Tsaka rig na yung binili ko para mas matibay. Konti lang din naman difference ng presyo eh. Class A nasa 300 eh. Ito, 600 to 700. Depende sa mabibilan yung seller. Double check na lang yung ano, kung rig or yung class A. Yun nga yung sinabi ko. Yung klakson tsaka klaksin. Mag-diagram naman tayo. Turo ko sa inyo yung gagawin kong ano, wiring nito. Ito yung basic wiring lang gagawin ko para dito. Hindi naman siya kalakasan. Hindi mo na kailangan siyang gawing switchable. Yan, kagaya nga ng sabi ko. Pero tuturo ko rin sa inyo paano yung switchable na setup. Gagamit tayo ng halo switch or kahit anong switch. Para ma-switch nyo kung gusto nyo stock horn or loud horn. Pero ito okay na ako sa normal setup lang. Lagyan natin lang relay. Ito yung dalawa nating horn. Ayan. Bosch FC2. Bosch FC2. Ayan, dalawa yung ano nya. Ayan, dalawa yung terminals. Ayan, kahit walang polarity yan, kahit magkabaliktad yan. Kahit alin dyan, okay lang. Positive, negative. Tapos ito yung SPST relay natin. Ayan, single pole, single throw. Merong 5 pins nyan. Ayan, pwede yun. Meron ding 4 pins. Kahit alin dyan, pwede. So, ito yung battery natin. Ayan. So, yung wiring nito, madali lang. Ayan. Positive ng battery, papunta sa inline fuse. Ayan. Ayan, inline fuse. Oh, 15 amps. Ayan. Tapos, inline fuse, papunta sa number 30 ng relay natin. Ayan. Tapos, yung trigger naman natin, itong 8586, para magkaroon ng power yung 87. Kukonnect natin yan sa linya ng stock horn. Halimbawa, ito yung stock horn nyo. Diba, meron yung nakasaksak na ganun. Kunin nyo lang yan, yung dalawang yun. Tapos, connect natin yun dito
sa 85-86. Kahit magkabaligtad, okay lang din. Walang polarity yun. O ito. Stock horn wire. Stock horn wire. Hina na ng pentel pen natin. Stock horn wire. Stock horn wire. Yan, 85-86, stock horn wire, kahit magkabaligtad. Okay lang. Kasi itong stock horn wires, pag pinindot mo yung busina, saan lang siya magkakapower. Yan, so magkakaroon ng trigger to. Yan, pag nagka-trigger yan, pag pinindot mo yung busina, magkakaroon na ng power to, ang 87. Kaya pwede mo nang patunogin yung dual horn mo. Or kahit yung stock horn, pwede. Pwede mo lagyan relay yun eh. So ito, kunin natin yung tag-isang terminals nito. Ayun nga, walang polarity kahit alin. So, pagkukunikin nyo itong dalawang to. Ayan. Tapos, connect nyo sa 87. Ayan. Kung ang gamit nyo naman yung 5-pin na relay na SPST, okay lang, tag-isa. Isa sa 87, yung isa sa 87A. Ayan lang, ganun lang. Tapos yung dalawa, the rest, pagkunikin nyo rin, tapos connect nyo sa negative. Mas maganda kung i-recta nyo na sa negative ng battery. Yan na lang presentation. Ayan, ganyan lang kadali mag-wiring ng ano, yung normal setup ng dual horn. Hindi siya switchable. Hindi mo na magagamit yung stock horn mo. Ito na yung gagamitin mong main horn, itong dalawa. Mas okay, malakas ano. Ayan, ganyan lang. Sabi nga kanina yung motor ko naka relay yun. Ganito yung setup na ginawa ko. Pero ang gamit ko, stock horn. 87 ang i-connect sa stock horn. Kasi isang terminal ng stock horn ko, nakakabit sa negative ng battery. Ang mangyayari ngayon yan, nalagyan ko na lang to ng wires. Ito. Kasi may abang na yun eh. May dalawa na rin yung abang nun. Kukunik ko na lang to dun sa setup ko ngayon. Kukunin ko lang yung 87 nun. Tsaka yung negative. Yan, 87 ko connect ko dito sa dalawa. Ito, tsaka dito. Yan, kakonect yan. Tapos itong dalawang to, connect ko lang sa negative. Meron na rin abang. Ihihinang ko na yan dito para maganda yung connection. Ayan, dito naman tayo sa ano, switchable horn. So, galing to sa ano, SODOS. Doon ko rin natutunan to eh, yung wiring na to. Ito naman, gagamit kayo ng dalawang relay. Yung SPST relay, single pole, single throw, tsaka SPDT relay. Single pole, double throw. O yung difference niyan, ito. Ito yung explanation ng difference ng SPST tsaka SPDT. So, ito yung SPST relay natin. Single pole, single throw. Ito naman yung SPDT. Single pole, double throw. So, ibig sabihin niyan, kapag single throw, ito, single throw. Tingnan nyo 87. Connected siya. So, pag ito may power, yung 30, tapos may trigger, na trigger yung coil, pares may connection to. Dalawang 87. 5-pin kasi yan eh. Mayroong 4-pin na ganyan din. 87 yung powered. Parehas, pares yan ha. Ito yung single throw. Ito naman yung double throw. O yung changeover relay. Yan, pansin ninyo yung 87 niya. Hindi sila magkadikit. Yan. Ibig sabihin naman yan, pag may source tong 30 na galing battery, yan, nakakonect siya sa 87A. May power yung 87A. Ngayon, pag nilagyan mo siya ng trigger, pag na-trigger yung coil, yung 87A lilipat siya sa 87. Yan. Kaya siya changeover relay. Yan, yan lang yun. At yung gagamitin natin, tsaka isa nitong ano, SPST, single throw. Single pole, single throw. Single pole, double throw. Ayan. Diyan kayo magbabase kung bibili kayo. Tingnan niyo yung diagram. Ito kasi, yung single throw, connected yung dalawang 87. Ito naman, ayan, changeover nga. Hindi sila magkakonect. So, pag may supply yung 30, may power yung 87A. Pag na-trigger yung coil, lilipat yung 87A sa 87. Kaya ito yung kailangan natin. Sa gantong setup, umpisa tayo ulit sa battery natin, positive ng battery. May positive ng battery, connect ulit natin sa inline fuse.
Yan, inline fuse. Tapos papunta siya sa number 30 ng SPST relay. Yan, number 30. Tapos itong 85 at 86 ng SPST relay, gabit ulit natin yan sa stock horn wires. Yung dalawang stock horn. May stock horn mo, tanggalin mo yung wire nun. Tapos connect mo dito sa 85-86. Yun yung magiging trigger nitong SPST relay. Ayan. Stock horn wires to. Okay, talin ulit dyan ha. Walang polarity. Yung stock horn wire. Press lang. Ngayon yan, meron ng trigger tong SPST. Magpindot na yung busina, may power na tong 87. Itong 87 natin, kukonnect naman natin siya sa number 30 ng SPDT relay. Yan, SPDT relay. Para magkaroon ng power tong SPDT relay. Yan, pagpindot mo yung busina. Kasi pag may power na tong SPDT relay, may connection na tong 87A na terminal. Ayan. Ngayon, yung 87A na terminal, siyempre, kukonnect natin yan sa stock horn. So, tutunog yung stock horn pag kinabit mo yung stock horn dito. Nakonnect natin sa stock horn. Ayan, 87A papunta ang stock horn. Ayan, kahit alin ulit dyan, walang polarity. Tapos yung isang side ng stock horn, connect nyo sa ground. O, right sa negative ng battery. So, para mapagana natin yung dual horn natin, kailangan natin yung i-connect sa 87. Ito. So, yung dual horn natin, pagkukonnectin natin yung tigisang terminals nya. Yan. Tapos, connect natin yan sa 87. So, para lumipat yung connection ng 87, eh, sa 87, kailangan natin ang trigger na itong SPDT relay. Ang gagamitin nating trigger naman, itong halo switch. Ayan. O yung isa dito, connect natin sa negative. Kahit alin dyan, connect mo sa negative. Nasama na natin dito sa halo switch. May negative 2 eh. Ayan. Para sa negative. Tapos yung mismong trigger nyan, dito nga sa halo switch yung 85. Kukonnect natin yung 85 sa normally open tsaka sa positive. Itong normally closed, hindi na natin gagamitin to. Ito yung sa halo switch. Tingnan nyo yung ilalim ng halo switch. May label yan na ganyan. Tapos, para magkaroon siya ng source, ng trigger, syempre, yung common, kukonnect natin yan sa accessory wire or sa ignition. Ayan, ignition. Ito. Ignition. Ngayon, mangyayari dyan, pag pinindit mo yung halo switch, magkakaroon ng power tong normally open. So, matitrigger ngayon tong SPDT relay kasi magkakaroon ng kuryente ito. Magpapower up yung coil. Yung connection ng 87A, ilipat siya sa 87. So, pwede nang tumunog tong dual horn natin. Siyempre, pipindutin mo muna yung busina mo. Di ba? Yan, ganyan lang kadali mag-wiring ng ano. Ito, negative din to. Madami nga lang wires to. Medyo mahirap siyang yan, no? Cable management. Pero kaya naman discard yan. Yan yung ginawa ko dati sa snail horn ko. Yan. Dalawang relay siya, tas switchable. So, mangyayari niyan, pag hindi naka-on tong halo switch mo, pag bumusina ka, tutunog lang yung stock horn. Tapos, pag pinindot mo naman tong halo switch, yan, i-on mo yan, ang tutunog naman yung dual horn mo, or yung loud horn, pag bumusina ka. Ayan yung setup na to. Ayan, na yung ano natin. Yung dual horn. Ayan, nakabit ko na. Ito sa inyo paano ako kinabit. O yan, yung bracket binend ko. Tapos di ako siya nilagay sa ilalim. Ay, pinagpalit ko yung dalawang bolt kasi mas mahaba yung nasa ibabaw. So, may iksi itong isa eh. Para makakabit ko to. Ayan, may washer na lang. Ayan, naglagay ako na extra na nut para makabit ko yung isang bracket. Ayan, paganyan siya. Ayan yung pwesto na nakita ko na hindi siya sasabit. Tsaka medyo ano siya, nakalabas siya. Para mas dinig pag bumusina ka. Binend ko na lang. Pag original na push horn, maganda yung ano niya eh, bracket niya. Hindi napuputol pag binibend. Hindi kagaya ng class A, sa akin naputol eh. Binibend ko. Binend ko yan, naputol.
class A kasi ang rig hindi na sisira yung ano, hindi marubok yung bakal, yung bracket niya. Ayan, ganyan pwesto niya, nakatungo siya. Diba? Wala yung sabit pag nilagay na yung ano, fairing sa harap. Maluwag pa. Ito naman yung relay natin, ayan. Bosch relay din, ayan, SPST. Ito yung number 30. Ayan, nakarekta yan sa battery. Kasi itong 87 nga, ang dalawa yun, 87 tsaka 87A. Ito na lang gagamitin ko, 87. Kukonnect natin yan sa isang terminal ng ano, tagisa. Ang dual horn natin. Ayan, pwedeng tagisa din, 87A. Pero ito na lang ginawa ko. Ayan, may abang na kasi ito eh, matagal na itong nakahinang. Gamit ko nga ito dati. Tapos yung ito, yung 85-86, ang kakabit natin dyan, itong ang, itong wire ng galing sa stock horn. Ito yung sa wire ng stock horn natin. Kabit lang natin yan dyan, kahit magkabaliktad. So, yun lang yun. I-setup ko na muna yung wiring nito para malinis. Naisin ko pa yung haba eh. Hanap ako pa siya ng pwesto na sakto-sakto lang yung fitment ng wires. Ano, inang ako na. Pala yung dalawang negative. Napuntang negative yan, bababa. So, ito yung positive, 87. So, positive ng dalawang terminal ng dual horn. Ito. At nagsama ko na. Tapos ito yung dalawang negative. Buruto ko muna ng tape to. Tapos connect natin itong dalawang stock horn. Stock horn wires para matesting na natin. Tapos compare din natin yung tunog ng stock horn tsaka itong dual horn. Yan, yun na yung pinaka-harness niya. Yan, malinis. Yan na may tape. Yan, tapos nakahinang yan. Nakahinang para hindi siya maglulose yung connection. Wala akong tiwala dun sa connector eh. Gusto ko yung nakahinang. Yan, okay na yan. Secure ko na lang itong relay. Kinabit ko na rin yung ano, yung dalawang stock horn wires. Tanggalin muna natin na. Try natin muna yung stock horn. Yan. Ito yung relay natin. Yan lang yung detachable para pwede pa rin natin ibalik sa stock horn. Kung ano, nasira man, madali na ibalik. Kabit muna natin to sa stock horn. At testing natin stock horn. Tulog ng stock horn natin. Kabit naman natin yung bago nating disc horn na dual horn. Bosch FC2. Ito yung ano, stock horn wires. Kabit lang natin yan sa 85 at 86 ng relay natin. Yan. Kahit alin dyan, kahit magkabaliktad, walang polarity. Testing na natin. Bagong usin na natin. Lakas do. Tulog kotse. Ayan, okay na yung wiring natin. Siguro i-secure ko na lang tong relay. Ayan, maganda dyan. Pwede mo pa rin alisin. Diba? Pwede mo ilipat yung ano. Yung stock horn. Diba, paparehistro ka siguro. Kung medyo natatakot ka, baka may, malakas pa rin eh, no? Mas malakas pa dyan yung ano, ha? Yung hela, tsaka yung ano. Yung denso horn, mas malakas pa dito. Mahina pa to. Mas malakas pa yung dalawa. Pero yan, okay na sa akin to. Secure na lang natin tong relay natin. Tapos kakabit ko na. Okay na yan. Test ride natin. Okay, testing natin no, sa labas. At tayo ng mga kamote. Bubusin na natin. Alright, what's up mga bro? Ang lakas. Sakto lang. Kapag yung nasa labas ka na ng ano, highway, yes, high speed, tama-tama lang yung tunog niya, di ba? Hindi siya kagaya nung ano natin, loud horn natin, yung snail horn dati. Talaga sobrang lakas eh. Okay na ako dito, sakto lang yung lakas niya. Importante naman kasi maririnig ka ng ano, ng mga motorista, lalo pag yan, mabilis ang takbo.
lalo mga naka four wheels na ano, naka aircon, baka mas mahina pa yung stock na stock horn na tunog pag ano, mabibilis na yung takbo kasi kulong yung sasakyan nila eh, di ba? Kaya mas maganda malakas ang busina mo, hindi sobrang lakas, yung sakto lang. Ito, sakto lang itong nabili nga natin, magandang klase pa, original, kaya talagang ano, quality. O, tignan natin kung hanggang kailan tumagal. 1 year plus yung ano ko eh, yung snail horn ko na Bosch class A. Class A naman yun, kaya okay lang. Pero dahil nababasa kaya ano, misa nagpapa motor wash ako eh. Nasisiritan yata. Yan, dinig-dinig na tayo ulit. Ay, inibago ko na nakaraan eh. Napakahina eh ng stock horn, kahit may relay. Mahina pa rin siya. Medyo malakas ng konti pero yung mga maganyang mabilis ang takbo, hindi ka na napapansin ng mga nabang motorista. Pansin ko yun eh, minsan pag nabusigin ako, parang di ako naririnig. Wala sablay talaga pag stock horn. Napakahina ng tunog. Kaya maganda yung naka loud horn tayo na medyo tunog stock horn pa rin. Hindi siya tunog truck kagaya dati. Wala na, bilis. Bilis nang walang iya. Sana yun. Ay, dati pala binusinahan ko ano. Lakas pa naman ang busina ko. Bingi sana yun. Raulong walang iya. Mga madali, baka tay-tay na. Kaya mo na, okay lang yun. Ayun, mga ganun, no? Sinahan mo, pag ganun, huwag paloko-loko sa daan. Para alam nila na mali sila. Tsaka ang preno, hindi yung ginagamit bilang ano, parang busina, hindi yung ginagamit na preno. Preno ka muna, tapos pag save ka na, saka bumusina na malakas. Tawa, may nangkat sa'yo. Biglang may pumasok, naalanganin. Preno ka muna, tapos saka mo businaan. Pag huwag mong gawing preno yung busina, mababangga ka. Di ba? Ang ganda rin yung naka-loud horn tayo. Mas ano, ramdam ang presensya, no? Ayun nga, dalawa naman yung pinakita ko na diagram sa inyo. Yung dati, yun yung in-install ko eh, na wiring setup na sa snail horn natin. Switchable siya, may halo switch. Kaso wala na akong paglalagyan ng halo switch eh. Kaya okay na ako dito sa ano lang, ito na lang ina-switchable. Matingin ko kung magpaparehistro, siguro itanggalin ko na lang yung dalawang ano, stock horn wires, tapos balik ko dun sa stock horn natin. Magpaparehistro. Mahirap na, mahigpit ngayon eh. Pero feeling ko, ano eh, pasado naman to. 105 decibels. Malakas, mas malakas yung ano, snail horn. Tingin ko pasado to. Pero dahil nga sobrang higpit ngayon ang bagong ano, PMVIC. Hindi, ibalik na lang natin sa stock horn. Nakita nyo naman, bubunutin ko lang yung stock ano, horn wire sa number 85 tsaka number 86 ng relay. Sasaksak ko dun sa stock horn natin, okay na ulit. Stock horn na. Tapos pag napakapagpa-racer na, balik na natin sa ano, loud horn ulit. Diba? Ang importante dyan yung safety natin sa habang mabiyahe. Mahirap kasi yung napakahina ng busina mo. Ayan, notorious yan sa mga stock na motor. Napakahihina ko ng busina. Hindi ka na naririnig. Ayan, solid yung malakas ng busina natin. Saka ito pa, no? Napansin ko dito. Kita nyo yung pwesto, ang ganda, no? Sobrang luwag. Yung snail horn ko kasi dati, pag pumipreno nga kami, yung napreno kami ng bigla, muumpog sa bearings eh. Wala akong mapwestohan na maayos. Kasi nakabalagbag yun eh. Nakatawid na ganun. Yung siya pwede itagilid. Yeah, mahirap yaka yung bracket nga nun na rupok. Ayun. O yun lang naman, medyo masikpos itong harapan ng Honda Beat. O siguro depende na rin sa motor nyo yan, kung sa motor nyo ilalagay. Hanapan nyo na lang ng magandang pwesto. Ayun, ito lang standard na wiring setup yung ginawa ko. Okay na ako dito. Yeah, malakas na ulit yung busina natin. Hindi na tayo tunog sisiu. Tunog agila na, no? Tunog agila na, be. Ayun lang yun, wala na akong didiscuss sa inyo. Yun lang naman yung ano nga,
yung sa guidelines ng LTO, ang maximum decibel limit ay ano, hanggang 115 decibels. So ito nga sa atin, pasok to. Hindi naman to aabot na, wala lagpas ng 115 eh. Pero dahil maigpit nga yun, balik na lang natin sa Stockhorn pag gaano. Papariso tayo. Yun lang. Tapusin ko na yung vlog dito. Wala na rin akong didiscuss eh. Okay naman. Mamaya testing ulit natin pag may kamote. Hanap tayo. Ride my bro, ride safe! Tama lang yung busina natin oh. Hindi siya sobrang lakas. Ayan, may kasama ka pa sa vlog. Nasa minura ko eh. Pero okay lang yun. Huwag mo nang isam. Sama mo, isample. Eh na, nakain ka ang tatayang kamote. Let's go! In the